senador ng pamilyang Fuliga, lumantad na isisiwalat ang matinding revelasyon. Usap-usapan nga ngayon social media ang mga malalaking tao na protektor di umano ng pamilyang Fuliga. Nabunyag nga ngayon ang mga nasabing mga makapangyarihang protektor nila dahil sa paglantad ng isang netizen na ayon sa kanya ay ito ang dahilan kung bakit ang lalakas ng loob ng pamilyang Fuliga, at napag-alaman rin na ang nasabing mga protektor ay may mga matataas na katungkulan sa gobyerno. Kaya mas lalong mahihirapan di umano na makamit ang inaasam ng hustisya na para kay Marnel Bulahan. Lalong-lalo na ang pagpapatunay na may kinalaman ang mismong misis nito na si Chila Fuliga, dahil tiyak na pagtatakpan ito ng mga nasabing mga protektor, at lalong-lalo na malalakas ang kaapit nito sa ahensya ng gobyerno. Particular na nga dito ay ang mga ahensya ng PNP at NBI na tuluyan na ngang sumuko sa pag-iimbestiga at paghanap dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya na magdidiin sa pamilyang Fuliga. Kaya ayon sa mga netizen, ay mabuti na lamang umano at hindi iniiwan ni Idol Rafi Tulfo ang pamilyang Bulahan, at patuloy pa rin ang pagbibigay na suporta, at nangangako naman si Idol Rafi Tulfo na gagawin niya ang lahat malutas lamang ang biglaang pagkawala ng seaman na si Marnel Bulahan. Dagdag pa nga ni Idol Rafi Tulfo ay hindi umano siya matatakot sa sinumang mga makapangyarihang mga protektor ng pamilyang Fuliga, at dahil nga sa ipinapakitang tapang ni Idol Rafi Tulfo ay mas lalo pang nabuhayan ng loob ang pamilyang Bulahan at ang mga concerned netizens na kahit abutin pa ng ilang taon hindi nila susukuan matagpuan lamang ang nawawalang seaman. Pinag-iingat naman ng publiko ang pamilyang Bulahan dahil baka pag-initan umano ang mga ito sa mga protektor ng pamilyang Fuliga. Lalong-lalo na at patuloy pa rin ang kanilang pakikibaka makita lamang ang kanilang kaanak na nawawala. Pinabalaan naman ni Idol Rafi Tulfo ang mga taong nasa likod sa pagkawala ni Marnel, dahil ayon sa kanya ay darating din ang panahon na sila'y kusang susuko dahil araw-araw umano silang uusigin ang kanilang mga konsensya, at kung mapapatunayan nga ay siguradong mapapanagot ang mga ito. Panawagan naman ang publiko, Chila Fuliga Bulahan, magsalita ka na sa iyong mga nalalaman. Ngunit patuloy pa rin nagbingi-bingihan at tikom ang bibig ng sabing misis, at dahil nga dito ay alam umano ng pamilyang Bulahan na may ibang tao rin na pinoprotektahan di umano ang naturang misis, dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong nananahimik. Sino-sino nga ba ang mga protektor na ito, at kung bakit ganoon na lamang na ipinasara ang kaso sa biglaang pagkawala ni Marnel Bulahan? Dahil kahit noon pa man raw ay usap-usapan na sa publiko na may itinatago nga itong misis na si Chila Bulahan. Kung atin ngang mapapansin ay para bang takot na takot itong magsalita, at para bang may pinoprotektahan na nga itong malalaking tao, kaya halos tikom ang naturang bibig nito. Kaya tanong ng mga netizen, sino ang maa-impluensyang tao na ito, at para bang takot na takot si Mrs. Rito? Ito kaya ay kanyang mga kapatid at natatakot siyang madami? Damay ang kanyang mga anak? Kung ating matatandaan ay pati ang mga kapulisan sa Dumalagkapis ay hindi makapagbibigay ng update sa naturang imbestigasyon. Kaya ang pamilyang Bulahan ay lumapit na lamang sa mga taga-NBI at sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Ngunit ngayon nga ay iniwan na rin sila ng NBI dahil wala silang makitang matibay na ebidensya. Kung atin ring matatandaan ay walang malinaw na report kung ito ba talaga ay nalunod, dahil wala namang katawan na lumutang o na-recover. Salungat sa kanilang report noong October 6, 2020 na sigurado silang ito ay nalunod nga. Ito din ang araw na pinaniniwalaan ng lahat na nalunod si Marnel Bulahan, kasabay ng isang bota na na-recover na pinagdududahan naman ng pamilyang Bulahan at ng publiko na planted lamang umano ito. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Umiiyak si Chila noon at may kinakausap, narinig ng kapitbahay at tinanong bakit siya umiiyak, pero bigla ito tumigil. Siguro yun yung panahon na binawian na nila ng buhay ang nawawalang sima na si Marnel.
Sheila, huwag mong kampihan ang kapatid mo dahil kapag ika'y tatanda, hindi yan makakatulong sa'yo. Pero asawa mo, alagaan ka kapag ika'y matanda na. Ang asawa't anak mo, yun ang iyong pag-asa. Sheila Bulahan, ilabas mo na ang iyong asawa dahil ang iyong mga anak ay naghihintay sa kanyang ama. Maawa ka, Sheila, huwag mong kampihan ang taong may ginawang hindi maganda sa iyong pamilya. Mga kababayan, opinyon ko lang po ito. Kung kailangan nila ng malaking ebidensya para maaresto ang asawa na si Sheila at ang mga kapatid nito, mas mahihirapan ang taga-NBI niyan kasi pag ganyang mga klaseng tao ay hindi na sila makakaramdam pa ng pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Nakakaawa naman ang kalagayan ng nawawalang sima na si Marnel Bulahan. Matagal siyang nagtrabaho sa barko, malayo sa kanyang mga anak at pamilya. Nagtitiis siya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ayaw na niyang bumalik sa barko para makapiling ang kanyang mga anak because life is too short. Gusto na niyang magnegosyo sa naipon niyang pera. He was a good father and a family man. Pero bakit ganito ang sinapit niya? Ito ang malaking katanungan. Kaya maraming mga netizens ang nakikisimpatya sa pamilyang Bulahan dahil hindi katanggap-tanggap ang pagkawala niya. Na mapag hanggang sa ngayon ay malaking katanungan ng mga sumusubaybay sa kasong ito dahil hindi pa alam kung ito buhay man o wala na. Sana po itong case na ito ay makarating sa kataas-taasan ng gobyerno at sa mga kinauukulan para mapabilis po ang proseso ng kaso ng tito ko at makita na din po siya dahil mag 9 months na po siya di nakikita at di po alam ang totoong nangyari sa kanya. Ang dami na po naming tanong at hindi masagot-sagot kung bakit ito nangyari sa kanya dahil napakabait at responsableng tao po si Tito. Higit sa lahat, matulungin po siya pag meron po siya, di po siya madamot na tao. Mapagbigay po siyang tao at alam po ng karamihan yun. Sa lahat po ng nandito, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsusuporta po sa pamilya na kahit di niyo naman po kami kaano-ano, ay patuloy pa rin ang inyong suporta. Sobra-sobrang pangungulila na po ng pamilya, lalong-lalo na po yung mga kapatid po niya at silula po sa mga anak ng gobyerno po dyan, maging patas naman po kayo sa laban. Huwag po yung may pinapanigan po kayo. Di niyo po alam kung anong klaseng hirap na po ngayon ang pinagdadaanan ng pamilya. Sheila Fuliga, mag-Facebook ka kasi. Baka dito mapakinggan mo ang hinaing ng mga taong may malasakit sa mister mo. Tandaan mo, Sheila, ikaw at ang mga anak mo ang maaaring susi sa lahat. Ayaw mong kumanta kasi nakabase ka sa mga kapatid mo. Yung mga ari-arian ng asawa mo, akala mo mapapakinabangan mo yan, hindi, Sheila. At sana, Sheila, kapag kakausapin ka ng mga taong na gustong kumausap sa'yo, tumingin ka dapat sa mga anak mo, huwag sa mga kapatid mo.